kung may binge watch, magandang may binge aral din. Okay? O diba, iba ka kapag ang binibinge mo ay lessons. Okay, so we'll talk about essay writing and the 12 tips para yung gagawin mong essay, hindi pa basta essay, kundi quality na essay, talagang maayos na essay, impressive na essay. Okay, so we're talking about writing, di ba? Madali talaga yan kung alam na alam mo ang gagawin mo. Okay, so these days ng pandemic, ang PPE very popular kasi yan yung personal protective equipment na kailangan. Sa lesson video na to, may PPE rin tayo. P, process, another P, point, and E, enjoyment. So mahalaga na sa essay writing, meron kang PPE, process, point, and enjoyment. Okay, unahin natin yung process. So, definitely, ang pagsusulat ay isang proseso. Okay? Kasi kung hindi ka dumaan sa maayos na proseso, anong uri ng output yung mapuproduce mo? Remember, good process is equal to good output. Bad process, bad output. Okay, ganun kahalaga yung process. So, we're going to talk about it. How about the second P? It's all about point. Okay, you are writing an essay. What exactly is your point? Hindi pwedeng parang kalat-kalat. Okay? Parang thunderstorms. Diba? Ayaw natin nun. Hindi rin pwede siyang parang scatterbrain. So, you have to stick to one particular idea. Okay? And then talk about it in the entirety of your essay. Okay, how about letter E? Letter E is for enjoyment. Okay? Ang hirap ma-enjoy ng isang bagay na hindi mo gusto. Subukan mong manood ng K-drama na hindi mo gusto. Mag-enjoy ka ba? O diba, hindi. So, napakahalaga ng enjoyment. Sa pagsusulat ng essay, dapat ma-enjoy mo siya. Okay? Find the good thing in that particular activity. Okay? So, meron na tayong PPE. Pwede na tayo ngayong magsulat. Pag-usapan na natin ang 12 tips kung paano gumawa ng maayos na essay. Okay, kanina nga na-mention ko, madaling gumawa ng essay. Pero yung essay na talagang makakakuha ka ng mataas na points, yun yung medyo mahiwaga at tinatrabaho. Okay, so tip number one, i-consider ang pagkakaroon ng 3 basic parts. So what are these 3 parts? Introduction, body, and conclusion. Okay. In my experience, sa dami nang na-checkan ko na essay, medyo alam nyo yon yung ang sinusulat ng bata ay isang napakahabang 1 paragraph na essay. So, nasan doon yung intro, nasan doon yung body, nasan doon yung conclusion, hindi niya alam at hindi ko rin malaman. So, in my checking, medyo nalilito ako. And if I feel that hindi ko makuha yung talagang point niya, so how will I give the highest rating? So, mahalaga yon yung 3 basic parts. And we're talking about basic, so we have to have the 3 basic paragraphs. Okay, ma'am, marami po yung lalamanin ng body ko. So, your body could be 2 paragraphs or 3 paragraphs or more. Pero hindi yung isang essay ay isang entire 1 paragraph na napakahaba. It's basically 3 paragraphs or more. Okay? So remember, yung paragraph, yun yung may intention, di ba? Huwag kakalimutan. Okay? And then we have tip number 2. Kapag may itinakdang bilang ng salita, halimbawa 300 words or 500 words, okay, set the count aside. What do I mean? Kasi baka yung focus mo, binilang mo na lang ng binilang yung word, nakalimutan mo na napakahalaga ng content. Okay? Ano yung lalim? Ano yung mensahe? And how persuasive, how convincing your essay is. Okay? So, pwedeng magsulat ka sa papel, rough draft, pero kung talagang gusto mo,
na may bilang, makikita mo at an instant. So, maganda, i-encode mo na siya. Kasi sa baba ng computer, makikita mo nandun yung word count niya. Okay? But what I'm trying to tell you is, focus on the content and then you can count later. You can do the necessary adjustments later. Pag lumabi sa 300, for example, edi pwede mong i-combine yung ideas. Pwede kang magbawas ng example. Pag kumulang naman yung contents mo, for example, sa count na 300, then you can add quotations, for example. You can add additional examples para ma-meet mo yung required number of words. Okay? So, next tip tayo, gumawa ng rough draft or scratch. Okay, remember the stages of writing. There are three stages of writing. First one is pre-writing, second is writing, and third is post-writing. Okay, yung rough draft, hindi siya yung final copy. Kaya it can never be that the first copy is your final copy. Hindi pwede na yung una mong sinulat, yun na ang isasubmit mo. You are depriving yourself of the chance of improving your copy if you're going to do that. Okay? So, magkaroon ka muna ng draft. Yun yung messy type. Okay? Medyo may nakakalimutan ka dun or meron kang English na hindi alam dun. So, basta tuloy-tuloy yung writing mo sa rough draft. Kaya nga siya tinawag na rough draft. Hindi pa siya yung talagang complete. Hindi pa siya yung final copy. Yung magandang version ng essay mo. Okay? Huwag siyang wawalain. So, it's a scratch or it's a rough draft. Okay? So next, number four, tip number four, maglagay ng thesis statement bago matapos yung introduction part. So remember, yung introduction part is your first paragraph. Ano yung thesis statement? Siya yung parang pinakang head ng umbrella. Di ba yung umbrella, yung payong may marami siyang ribs? Pero yung pinakang humahawak doon, yun yung tinatawag or yun yung parang thesis statement. Siya yung unifying idea. Okay? Kung meron ka mang palalawigin, nakasusog pa rin siya. It's still centered on the thesis statement. Okay? Number five. Tip number five. Isulat ang pinakamadali o yung ideas na, nandiyan na talaga, kumbaga, excited ka na, alam mo na siya, it's there in your mind, okay? So, unahin mo na yon. Kung nasang part man yon, may quotation ka na memorize, which you think is a good material for the essay, ilagay mo na kung nasa intro man yan, nasa body, or nasa conclusion. Anyway, you will do the necessary adjustments, the necessary improvements, and the necessary editing. Okay? So, yung idea, put them all there. Okay? Next, number 6. Iwasan ang Ctrl-C at Ctrl-V. Or, kung Apple yung laptop mo, Command-C and Command-V. Alam mo yan. Okay, ano yon? Copy and paste. Okay, kapag nag-copy-paste ka, okay, may laman ang paragraphs mo. But the point is, are those thoughts originally yours? So, I guess we have a problem with that. Remember, kaya binigay sa'yo yung writing task na yun for you to express all your thoughts, all your ideas, hindi yung ideas na nanggaling sa Google or sa ibang references. Okay? Well, of course, you can lift some quotations, some statistics, or some facts, but you have to acknowledge the source. Okay? Mahalaga yon. So you have to cite the source. But never ever plagiarize, claiming the idea of other people as yours. Gumawa ka ng sayo. Mag-compose ka ng ideas na talagang originally nanggaling sa'yo. In that manner, you are training yourself to organize your thoughts. Okay? And that is very good because every time you're going to have a written activity, it will just come out easy, you know, for you. Okay? Magiging napakadali nun sa'yo kasi lagi mo na siyang ginagawa. Remember, good practice makes good perfect. Number 7.
kapag English essay ang sinusulat at medyo nauubusan ka ng English vocabulary, don't stop. Huwag kang hihinto. Go lang. So, anong gagawin ko po, ma'am? Okay. E di kung di mo alam yung English for that, e di isulat mo yung Filipino doon or kung ano yung dialect mo. Kung Bicolano ka, yun ang naisip mong salita for that particular word, e di isulat mo. Because what's important, tuloy-tuloy yung ideas mo. Okay? Mamaya, balikan mo na lang sa editing with the consultation of, for example, English-Tagalog dictionary or dictionary, or you can ask some friends. Then you can patch up there the right word, the right English word for that. So in that manner, tuloy-tuloy ka lang. Ang hirap kasi ng pahintuhin to. Ay, hindi ko alam. Tapos naubos yung energy mo, kakaisip dun sa word na yun. Hindi mo na natuloy yung flow ng ideas. And that will, you know, put you into a little dose of difficulty. Okay. Number 8. Maglagay ng support ideas. Yung mga quotations, statistics, universal truths, anything that could provide proof and support to your ideas there. Para hindi purely opinions mo siya. Remember, an essay is presenting ideas and persuading or convincing the reader. So how will it become convincing kung kulang sa universal truths, support, or proof yung laman ng essay mo or yung composition mo? So you have to include them, okay? And of course, be very careful kasi baka yung ginagamit mong quotation, halimbawa, hindi naman talaga yun ang tunay na may-ari. So you have to look for the accurate, okay? Find the original and cite really who owns it, okay? Or what owns it. Number 9, huwag kalimutan maglagay ng title. So ang iba, inuuna yung title. Bago palagyan ng body, inuuna yung title. In essay writing, writing the title comes last. Huli na siya para makapture mo ano talaga yung pinakang buod, yung pinakang gist, G-I-S-T, pinakang gist nung sinulat mong paragraphs. That's why your title will be written at the last part or phase of your activity. Okay, remember, topic is never the title. Halimbawa, ang topic mo ay life during the pandemic. Hindi yun ang title mo. Your title could be being a student during the pandemic. Another example is your topic is health. Okay, that's your topic. But your title could be daily exercises to lose weight. So, di ba, mas specific yung title mo than the topic given for that particular writing activity. Okay? Number 10, balikan at i-edit. So, huwag kang mapagod basahin yung essay mo. Balikan mo siya. Ito na yung post-writing part, yung revision part. Hindi pwedeng mawala to kasi kung meron kang mga errors before mo siya isubmit sa prof or kung saan mo siya isasubmit, you have to have fully checked and made your copy free from errors. Maraming uri ng errors, okay? May content errors, may grammatical errors, may format errors, merong mga punctuation errors, spelling errors, napakaraming uri ng errors. And these errors must not be present in the final copy. Kaya kailangan i-edit. Merong mga free software sa laptop, sa online, na pwede natin gamitin. And then, we ourselves have to be good checkers of our own outputs. So, before pa siya makita, yung mali, before pa siya makita ng ibang tao, mahalagang nakita na natin at na-correct na natin. Okay, number 11, read aloud para mapakinggan mo kung mayroong mga awkward phrases. So, basahin mo siya ng malakas. Okay? Mapapakinggan mo yun. Ah, parang mali yun ah. So, mapapakiramdaman mo yun. And that is your last chance to check and correct before you have the final copy. Very important yun. Enjoy. Enjoy mo yung output mo. Enjoy mo siyang basahin. Huwag kang mapagod sa part na yun. Okay? And the number 12, of course, congratulate yourself for the job well done. Okay? Sa una, sabi mo parang ang hirap ah.
okay? It might be difficult, but it's not impossible. So be proud of your output and take inspiration from it. Remember, hindi lang essay writing ang kakaharapin mo when you reach third year, fourth year, before you become a candidate for graduation, you will be writing your thesis. And you have to have very satisfactory, if not outstanding, writing skills at that point. Okay? Kasi gano'ng kakapal yun? It's more than 100 pages. So actually, essay writing activity is just like a preparation for you in order for you to become well-versed when you already reach the point of thesis writing. At syempre, kapag magti-thesis ka na, that means malapit ka nang gumraduate. Malapit ka na sa finish line. Okay, so I hope these 12 tips could really help you become good thesis, not thesis writers, but essay writers. Okay, or kung hiba man na activity, hindi man siya essay, you have the skills, you have the writing skills with you. And of course, attitude is very important. Okay, don't forget, mahalaga yung patience natin. Mahalaga yung positivity natin in whatever academic task we are actually accomplishing. Okay, so take note, writing is an output skill and it requires good practice. Okay, hindi ka huhusay kung hindi mo siya regularly gagawin. Okay, so thank you so much. Don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Have fun learning!